Nancy, nandito tayo sa Red Ribbon. Ano ba ang pinunta sa Red Ribbon? Siyempre, cake. Dahil birthday ni Kuya Ian, bibili na tayo ng cake para i-gift sa kanya. Ayan nga, nagpipili na si Destiny at ito ang napili ni Destiny. Tapos pinasulatan na namin ng Happy Birthday, Kuya Ian. Ayan, nagsusulat si Kuya. Ang galing magsulat ni Kuya. Talagang gifted talaga yung mga nagsusulat ng mga letters sa cake. Kasi kailangan maganda yung pagsulat mo. Hindi basta-basta, di ba? Kaya talagang may mga talent sila. Ayan, ang husay-husay ni Kuya. Habang sinusulatan niya, ayan, natapos niya rin. Happy birthday, Kuya Ian. Pagkatapos, pumunta naman kami ngayon sa Pure Gold. Dito naman sa Pure Gold, bibili naman kami ng ice cream. Siyempre, kung may cake, dapat merong ice cream. Siyempre, hindi mawawala ang ice cream kasabay ng cake. Kaya humanap kami ng ice cream. Siyempre, habang bumibili kami ng ice cream, meron din kaming mga nakikita. Bumili na rin kami ng mga paaning-aning o pakonti-konti na mga kailangan namin. So, hanap si Destiny ng ice cream. Ano kayang ice cream ang mapipili ni Destiny? Pero sabi ni Destiny, dahil natutunaw ang ice cream, mamaya na natin yan kunin. Bumili muna tayo ng mga bagay na kakailanganin natin sa bahay. Kaya yan, si Destiny, namimili na siya ng bibilin. Ayun, tinapay. Yan, agad ang napili. Kasi hindi talaga kami nagpapawala ng tinapay. Dahil pag ugising mo pa lang sa umaga, tinapay talaga ang hanap. Tapos, bumili pa siya ng Pringles. Aba, sumingit pa ng Pringles si Destiny, oh. Tapos, hanap pa siya ng mabibili niya. So, hanap pa kami. Ayan, maraming mga tinapay. Ito naman, paborito ni Mother. Kaya, bili tayo ng ube at iba't ibang flavor. Kasi, gustong-gusto yan ng Mother ko. Ayan. Ube at iba't ibang. Pati yan, pizza pa. Yan naman ang mga gusto ng aking Mother. Dadalhin ko yan sa kanya. Kasi, paborito niya yung mga tinapay na may lasa. At saka, mga prutas sa tinapay lang at gatas. Madalas kinakain nun eh. Kaya mas maganda marami siyang tinapay para marami siyang pagpilian. Tapos sabi ni Destiny, hanap pa daw kami ng iba naming mabibili. Ayan, bumanap-hanap pa kami at umikot-ikot kami dito sa Pure Gold. Alam mo ba, wala kayong makikita sa pamimili namin, puro Pure Gold. Kasi etong Pure Gold na to, halos malapit na malapit lang sa bahay namin. Ayan, bumili ng Tataps si Destiny. Hindi mawawala yung Tataps. Gusto niya kasi yung Tataps at yung Pajivar. Kaya dalawang kinuha kong Pajivar. Kasi paborito ni Destiny and Felicity, kapag may Pajivar sa bahay, halos isang araw lang yan. Ubus agad nila. Minsan, ang tagal niyan hanggang 2 days. Ayan, Monde. Bumili na rin tayo ng Monde para sila ay makapag tinapay din. At ang baon nila si school. Ayan, napapakot pa si Destiny at nag-iisip pa siya ng iba niyang kukunin. Pag sinabi kong tingin sa camera, nagpapakit agad. Yan, kumuha din kami ng water. Pero isa lang. Sabi kasi niya, kukuna daw siya ng water. Pero sabi niya, kinukuha niya, hindi naman water. Sabi ko, ayan ang kailangan mo para sa gatas niyo. Yan. Absolute. At siyempre, para kay Mother, kailangan ng gatas ni Mother. Hanap tayo ng gatas lupa. Ito naman, dadali natin kay Mother kasi mahilig siya sa gatas. Puro gatas at tinapay at ang mga yan. Kaya maraming gatas ang bibili natin. Kasi nga si Mother ay mahilig sa gatas. Ayan, maraming gatas, marami at marami pang gatas at marami pang tinapay. Yan ang mga hilig ni Mother na kainin para at least hindi siya nagugutuhan. Pati prutas. Minsan nilulutuan namin siya ng mga vegetables. Yan. Pili na kasi yung mga kinakain niya. Hindi na pwede yung mga basta-basta na lang. Tapos yan, bumili si Selecta. Gusto rin niya ni Mother. Sabi, bili niya rin sa akin. Bumili ako ng Selecta. Ayan, binilhan ko nga siya. Tapos syempre, dalawa ang binili ko para hindi agad maubos. At hindi mawawala itong paborito ng anak ko. At eto na nga, nakabili na kami ng ice cream. Yan talaga ang pinunta namin dito sa Pure Gold. Ice cream. Nilagay na namin sa cart. Ang gusto niya ay choco almond. Sabi ni Destiny, choco almond. Sabi ko, hanap ko pa ng ibang flavor kasi dalawa ang dadalhin natin.
Ayan na nga, pagkatapos, ayan si Felicity, lumabas na rin sa lungga niya. Sabi niya, Mami, bakit si ate lang binibidyo mo? Video mo rin ako. Ayan na nga, binidyo na natin si Felicity bagong gising sa car. Sabi naman ni ate, tapos na kaming mamili, saka kapag dumating, nabayaran na nga namin. Kaya inikot na lang namin si Felicity kasi nakapagbayad na kami ng aming pinamili kaso biglang dumating si Felicity. Kaya sabi niya gusto niya rin daw umikot, inikot-ikot lang namin siya kasi nga nakapagbayad na kami. O diba? Kaya yan, pagbayad namin sa counter, ayan si ate laging naka-smile sa amin. Palagi siyang naka-smile kasi kilala niya na kami na halos lagi-lagi kami ditong namimili. At talagang dito kami lagi pumupunta sa Pure Gold kaya ang mga tao dito ay kilalang kilala na rin kami. Kapag nakikita kami, natutuwa. At syempre, pagkatapos namin sa Pure Gold, pumunta naman kami sa Jollibee. Ito na yung pangatlong destination namin sa araw na to. Kasi nga, pagdadala rin kami ng Jollibee kay Kuya Ian. Syempre, bukod sa cake, bukod sa ice cream, dala na rin natin ng Jollibee para mas masaya. At mas masaya rin ang kainan ng mga bata. Kasi puro mga kids lang naman yung mga nandoon. Kaya bigyan na rin natin sila ng Jollibee. Pida ang saya. Ayan ang mga bata. Number 24. At ninihintay na namin ang order namin. Na napakatagal namang ibigay. Kaya si Felicity at Destiny nagpapakul. Pero ito si Destiny napakasungit. Ayan na. Kinuha na namin ang order namin. Ito na nga ang order namin si Jollibee. At sabi ko kay Destiny, buhati niya yung isa dahil mabigat. Si Destiny naman ay helpful. Tumulong agad siya. Ayan no, tuturuan ko pa siyang magbuhat. Ayan daw, okay daw. Tapos yung isa naman, pinabuhat ko kay Felicity. Ayan, Felicity. Kasi sabi ni Felicity, ang bigat. Kaya kinuha ko na lang. Ako na lang yung nagbuhat. Ayan, palabas na kami ng Jollibee. Meron pa kaya kaming pupuntahan? Siyempre, meron pa. Kung merong ice cream, cake at Jollibee, dapat meron din tayong pancit. Kaya sumakay na kami sa car at pupunta na kami kasi naka-order na kami ng pancit 30 minutes bago maluto. Kaya kukunin na lang namin ngayon yung pancit na in-order namin bago kami pumunta kay Kuya Ian. Ayan na nga, at dito kami nagpaluto. Dito lang yan sa Malanday ha. Yan, yung 429 Food House Sizzling. Tapat lang yan ang eskwelahan ng Malanday. Alam mo bang sulit na sulit, sa halagang 600, makakabili ka na ng isang bilaong malaki. Tapos punong-puno pa, oh, ang dami pang sahog at ang sarap pa. Alam mo, dyan ako lagi o-order. Ayan na nga, ang mga pinamili namin, dinala na namin kay Ian. At kakain na kami ng mga handa niya na pinamili namin sa labas. Birthday ni Kuya Uyan at ang saya-saya. Yun lang mga mamis. Salamat sa panonood. Ayan ang mga handa. Thank you very much.